At tatlo po yung cheque na na-issue po namin for the first, second, and third quarters of 2023. Ito ay na-issue sa pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Opo, sa pangalan po ng Special Disbursing Officer Edward Fajarda. And of course, signed by the Secretary and of course, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte. Pagkatapos po dito ma-approve, si Mr. Edward Fajarda ho ba ang nagki-claim sa cashier to get the check? So medyo mabigat-bigat ho to kung tatlong beses kayo nag-issue ng 37.5 na tatlong check, tatlong beses niya kinargaan yung 37.5 million from land bank, from his office in DepEd, dumadaan siya ng hagdan. And Mr. Fajarda is the one who encashed the check from land bank and kinuha niya yung pera. Kung kagigising mo lang, ay kailangan mo ma-update sa latest headline tungkol sa public hearing ng fiscal budget. Wala naman pong nakalagay na linya na confidential fund sa proposal, pero nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. So Yusek, do you confirm that this was the first time that DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Sir Honor. First time po sa Department of Education na magkaroon ng confidential funds. So, kailan po yun naipasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So, how the amount determined? Paano yung dinidetermine? At paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then, what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula to put it as a line item of DCF? Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management. Kasi sila na po yung nagpasok nung line item na confidential fund sa NEP. If I may, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman. Ito. Mr. Chair, I know that this point has been repeated over and over again, but I invite everyone to another angle here. The amount of confidential funds that the DepEd would have appears to have been arbitrarily set and would appear that it was arbitrarily set by the former Secretary and now Vice President. Ma'am, as a USEC for Finance, what was your involvement with respect to the confidential funds of Department of Education? When it was already included in the GAA of 2023, our role will be to process and release the fund in compliance with the joint circular on the confidential fund. So in your recollection, ma'am, in the year 2023, how many checks did you sign for the confidential fund? The provision of the joint circular allowed po kami na mag-issue ng cash advance for three months. So per quarter. At tatlo po yung cheque na na-issue po namin for the first, second, and third quarters of 2023, Your Honor. So meaning to say, 12 months divided by 4, that is equivalent to 3 months. Yes, Your Honor. Tatlong tig 37.5 yung in-issue niyo po. That's correct, Your Honor. So, ilang signatories po sa cheque ang pumipirma pag yung cheque for the CF, Madam Yusek? The same with regular funds po, ang template ng ating cheque ay dalawa ang magsasign. Sa Department of Education, meron po tayong signing authority. Kapag po 10 million and below, ako po at saka yung aming accountant or the finance director. Pag 10 million and up po, ako po or any other undersecretary can sign the check po. Tama ba na kasama si Yusek Mercado sa pagpirma ng cheque? Yes, Your Honor. Siya po yung co-signatory doon sa tatlong cheque po for the confidential fund. Thank you po. Isa-isayin lang po natin itong mga cheque. Ito yung cheque na pinirmahan po
ni Yusek Mercado para sa first quarter ng 2023. Tama ba ito yung unang 37.5 million ng confidential funds at ito ay nasa na-issue sa pangalan ni Mr. Edward Pajarda? Tama po ba? Nasa screen po yata. Tama po ba, Madam Yusek? February 20, 2023, opo, sa pangalan po ng Special Disbursing Officer Edward Fajarda. So that was February 20, 2023. Opo. Ang cheque na ito ay may corresponding disbursement voucher, tama? Meron po, Your Honor. At ikaw rin ang signatory ng disbursement voucher na ito, tama ho ba, ma'am? Sa disbursement voucher po, marami pong nakasign. Yung pong nagre-request, ang una, susunod po yung accountant para sabihin na kumpleto yung supporting documents sa hinihingi na babayaran or i-disburse. At pangatlo po ako, yung approval po dahil sa level ko po itong 37.5 million, Your Honor. So meaning talagang dadaan po yan sa accounting? Yes po. Ang check na ito ay corresponding disbursement voucher at ito rin ang mga signatory sa disbursement voucher. At ito'y nagkakalaman ng presyo ng 37.5 million. Tama ho ba, Madam Chair? Tama po, Your Honor. Yusek, I am a little confused. I do not see where it is disbarred with voucher. It states na para sa confidential fund, ang nakalagay po dito ay MOOE, which means maintenance and other operating expenses. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay category of expenditures relating to operations of government agencies and materials, transportation and travel utilities. Related po ito sa regular funds at hindi sa confidential funds. Tama ho ba? Your Honor, yung pong disbursement voucher ay ginagawa ng mga end user or ang ibig sabihin kung sino po yung magre-request ng magpa-issue ng cheque. So yung pong particulars dito would be supplied by the end user. But nakita naman po namin when it went to the accounting, kahit hindi po nakalagay na confidential fund, nakalagay naman po doon yung reference ng kung nasaan yung confidential fund. Pag tininan po yun, nakalagay po doon confidential fund. Can you please define the Fund 101, Fund 102, and Fund 105, ma'am? Fund 101 are funds for the regular operation of the department po. So, ibig sabihin ito po yung pondo na pwede natin gamitin para sa regular operation at programa ng agency. Yung Fund 102 po ay pang foreign assisted project. So, pag meron po mga loans or proceeds na nanggagaling sa mga bilateral or multilateral sources, yun po yung 102. Meron din pong trust receipts at ito po yung 151 or 152. Yun po yung classification ng mga pondo. So meaning to say yung ginawa nating voucher is under Fund 101? Yes, sir. Opo. This is Fund 101. Yusek, ito kung nakabase sa Fund 101 at this is a confidential fund, paano process ito? May magsasabi ba sa'yo, Yusek Sevilla, please prepare the voucher and lagay mo ang payable natin kay Mr. Pajarda, Edward Pajarda. Paano nyo ba nag-emanate itong voucher? How did it start? May nagbibigay ng instruction from other USEC or sa secretary mismo? Opo po. For the confidential fund, talaga po ang sinusunod namin yung joint circular. Nakalagay din po sa joint circular yung steps kung paano ilalabas yung pera or i-disburse yung pera. So magsisimula po, Your Honor, on the identification of the SDO or the Special Disbursing Officer. So meron po dapat na pirmado, authorized by the head of the agency na siya yung ina-identify na Special Disbursing Officer. So we were informed of that through a memo. Second is, kailangan po naka-bonded or mag-apply ng fidelity bond
yung ating special disbursing officer. So meron din pong application yung SDO at approved din po ito ng Bureau of Treasury. Yung po yung susunod na hahanapin namin. And then susunod po would be the obligation request. Ibig sabihin magpapa-obligate siya, magpapa-release. And then ito pong disbursement voucher. So lahat po yun would be signed by the head of the agency as indicated po dito sa ating joint circular. So tama ho. I agree that pag gagawin nyo yan, si Mr. Edward Fajarda, nakapangalan sa BAE, pero kayo ang magpapa-approve, and of course signed by the secretary, and of course the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. So, pagkatapos po dito ma-approve, si Mr. Edward Fajarda ho ba ang nagki-claim sa cashier to get the check? Eto na guys, ang legit na lalong magpapa-inlove sa partner mo. Ang Sweet Night Fragrance Collection na number 1 bestseller with 1.4 million sales sa TikTok shop. Siyempre kasama ang favorite flavor na whipped vanilla and spice, wild vanilla at ang men's blue. 99 pesos lang, pero legit na amoy mayaman at recommended by influencers. So order ka na? I think, Your Honor, kung babalik po natin doon sa disbursement voucher, kung, if I may request, Your Honor, you can see that at the bottom, sa bottom po yan, meron pong receipt of payment. Ayun po, sige pa po. Receipt of... Si doon nakatanggap. Kanina, signature lang po yan, walang kay pangalan. Kay Sir Edward Fajarda po yan, kailangan niyang i-sign na natanggap na po niya yung cheque. So, siya ang nakatanggap ng cheque. Opo. And then, si Mr. Fajarda, magkatanggap ng cheque, hindi po siya mag-issue ng resibo? Hindi na po, Your Honor. Kasi ito na po yung proof na natanggap niya yung cheque as cash advance. Mm-hmm. Tapos hawak niya ang cheque, siya na po ang magpapa-encash po nito. Mr. Fajarda, siya ang SDO natin. Siya ang special disbursing officer po natin. Tama po ba? Your Honor, siya po ang authorized SDO po natin. Okay. And then, Mr. Fajarda, pagkakuha ng cheque, dadali niya yung cheque sa land bank. Land bank check po yan, di ba? Opo. But ang finance po kasi magtatapos na po sa disbursement voucher. Pag nakuha na po yung cheque, pupunta na po ito sa cash. Kaya nga, ang tinatanong ko po yung cashier, kung anong checking gagamitin niya. Kung gagamitin yung DBP, land bank, dalawa po yan, di ba? Land bank po siguro yan. Anong cheque po ginamit? Opo, land bank check po kami. Yung po ang bank account ng DepEd. So meaning to say, land bank po yung ginamit, worth 37.5. At yung 37.5 na yun, dadali ni Mr. Fajarda sa land bank. So paano po niya po pinapa-incas ito? Binibigay siyempre, cash yan. Papa-incas po yung cheque sa counter ng land bank. Ibibigay niya yan, cash, di ba? Madam Chair? Yes, Your Madam Honor. Madam Yusek, sorry. Yeah. Opo, yes, Your Honor. The records will show under the cash division na ito rin po ay na-incash. So, na-incash. Opo. So, andyan mo ba si Mr. Fajarda? Si Mr. Fajarda? Si Mr. Edward Fajarda, nandito ba? Not present. Not present? Hindi ba tayo nagpadala ng invitation po kay Mr. Fajarda? Your Honor, invitation was sent. Committee also issued a subpoena at testificandum to compel his appearance in the next hearing, Your Honor. Kasi siya makakasagot sa tanong ko eh. Pag alimbawa ang pinaingkas niya yung cheque, siyempre tatanggapin niya yung 37.5 papirma ng banko. Medyo mabigat-bigat po to, 37.5 million. Kailangan may kasama siya. At I went in DepEd building already, how many times? Wala naman pong elevator yung DepEd office nyo, di ba? Agdan lang po, di ba? Wala namang elevator. So, paano nyo yung kinakarga yung 37.5 million? Saan niya dinadala? May office uba sa DepEd si Mr. Fajarda? Opo, may opisina po siya. Executive assistant po siya under the office of the secretary. But I wouldn't know po the circumstances after po ng issuance ng check ng finance. So, hindi ko po, apologies po, hindi ko ba ko-confirm or masasagot kung paano po to na-encash o nadadala.
So medyo mabigat-bigat ito kung tatlong beses kayo nag-issue ng 37.5 na tatlong cheque, tatlong beses niya kinargaan yung 37.5 million from land bank, from his office in DepEd, dumadaan siya ng hagdan. Tama po ba, Madam Yusek? Your Honor, hindi ko ma-confirm, kasi wala ma-confirm, Your Honor po. Pasensya na po. Well, anyway, at least po, itong tatlong cheque, tatlong voucher, signed by the Secretary, signed by the two Yuseks, yung voucher at pinirmahan po itong cheque, ay katunayan po at natanggap po itong 37.5 times 3, that is equivalent to 112.5 million total ang natanggap na tatlong cheque ni Mr. Pajarda. So, Madam Sibilia, sa pagkaintindi ko, sa sort of programs being done in confidential funds scheme in, and the difference, and the difference before was that the military that was administering the program, am I correct? Ang military po ang nagbibigay, binibigay ni Mr. Pajarda sa mga military para sa mga programa ng ating ibang programa ng DepEd? Unfortunately, Mr. Chair, I have no knowledge on the utilization of the fund kasi hindi po talaga kasama na ang finance sa pag-utilize. In fact, pati po yung liquidation at saka reporting, hindi po yan pupunta sa DepEd. Wala pong record na makikita sa accounting or budget on the utilization or liquidation. Ang bibigay po sa amin para makuha yung susunod na tranche ng cheque is the proof na nasubmit ang report sa Commission on Audit na ICFAO, yung pong sa opisina nila. Ang ibibigay po sa amin would be the cover letter na na-receive ng ICFAO, yung utilization report and the liquidation. Pag po nabigyan kami ng kopya na yon, pwede nang i-process yung susunod na tranches po, Your Honor. So if there is a specific department under the Department of Education that is in charge with expenditure confidential funds, how about the operations department? May alam po ba kayo doon? Sa confidential funds, kung kanino nila, sino ang USEC of operations ng fiscal year 2023 para doon sa confidential funds at kanino nila binibigay? I honestly do not know how to answer that, Your Honor. Kung USEC for operation ng regular mandate ng DepEd, may USEC po for operation. Pero kung who is in charge of the operations for the confidential fund, hindi po yan, hindi kami aware o hindi yan dinidiscuss sa amin sa regular meetings ng mga undersecretaries. Ma'am, are you familiar with the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or the NTF-LCAC? Party po ba ng NTF-LCAC ang DepEd? Tama po ba, Madam Yusek? And this NTF-LCAC has been existing since 2018. Tama po ba, Madam Yusek? Yes, Your Honor. I'm aware of the NTF-LCAC because may kasama pong pondo yan sa GAA. Doon ko po siya na-encounter. Mm-hmm. I am also aware during the time of Secretary Liling Briones, I member po siya ng NTF-LCAC. And I remember, including our former VP Secretary, I am just confirming from our Chief of Staff before, yes po, kasama daw po ang DepEd sa NTF-LCAC din. Sa pagkakaalam nyo, Yusek, ano ang role ng NTF-LCAC? Hindi po ba ito ang related doon sa apat na programa ng kung saan ginagamit ang confidential fund ng DepEd, Madam Chair? Your Honor, as far as yung pong budget ng DepEd na regular is concerned, wala po kaming ginagastos for NTF-LCAC. Yun po ang pwede kong masagot. Pero kung ano po yung role ng DepEd Secretary sa NTF-LCAC, hindi po kasi ako involved. I was never called or present in any meeting na dinidiscuss po ang NTF-LCAC matters. Kung alam niyo po yung programa sa DepEd, and it was organizing and coordinating the execution of the project, what department under department ed po itong nag-execute nito? Okay. This is how I understand the question, Your Honor. NTF-LCAC
participation of DepEd in the NTF-LCAC is through the Office of the Secretary only. So baka po mas relevant po na magbigay ng inputs yung ating former Chief of Staff kasi sila po ang umaattend ng NTF-LCAC, Your Honor. Madam Yusek, the matter of confidential funds has garnered a lot of attention these days, especially the unprecedented inclusion of confidential funds sa DepEd. Ayon sa impormasyon po na nakalap namin, itong mga confidential funds ay ginamit po for four programs. Number one, the abuse prevention and control within schools. Number two, the anti-extremism terrorism program. Number three, the anti-illegal activities operations. And number four, the counter-insurgency programs. And party po ito ang mga programa na binibigyan ng training ang mga teacher at estudyante para i-combat ang recruitment ng extremist or terrorist group of recruitment. Tama ba, Madam Chair? SDS. Yes. Mr. Po would like to, I think, answer that question. Mr. Chair, thank you. If I may be recognized. I was the Chief of Staff, Undersecretary and Chief of Staff of the Vice President that time, but I only started kasi April 1 po, 2023. So, on the question on NTF-LCAC, kasi kahit po ako, or I'm not involved in the operations mismo of the confidential funds, so I have no details on that. But on the NTF-LCAC, I would remember that one project, at least that of my personal knowledge, is we had a joint press conference with NTF-LCAC po sa DepEd regarding yung mga programa nila against anti-extremism insurgency. At least, to the best of my knowledge, yun po yung isang naging proyekto with NTF-LCAC. Nag-joint press con po kami. At that time, I was still spokesperson. Opo. Just to add to the, ano po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, Mr. Poa. Thank you, Mr. Chairman. Well, I just continue. So, Madam Yusek, Mr. Chairman, so ibig sabihin, yung 37.5, pag gumagawa ko kayo ng cheque, ng voucher, meron pong particulars na nakatouch yan. Yan ba, puro voucher lang po yan and you will type it na pay Mr. Paharda? Wala akong attachment po yan? Yes, Your Honor. For the, we are compliant with the joint circular. Sa amin po, ang naka-attach lang would be the authority kung sino po yung special disbursing officer. Second is the obligation request. Third is the disbursement voucher. At yung pong certification na nasubmit na yung report sa COA, yun lang po. Ano po yung circular na sinasabi nyo? Hindi ko po masyadong alam. Yun po yung joint circular on the release, utilization, monitoring, liquidation, reporting, accountability of the Confidential and Intelligence Fund. The Civil Commission on Audit, DBM, DILG, GCC, GCG, Department of National Defense, Joint Circular Number 2015-01, Your Honor. So yun po. So ang mga payables po nyo, ginagamit nyo talaga cheque. Paano nyo ginagamit yung mga cheque nyo? Sa MOOE lang? Sa accounts payables? Paano niyo ginagamit yung mga check for paying other suppliers or paano mga payroll? Paano niyo ginagamit yung mga check? Yes. At tama po, Your Honor, the checks are used for all programs and projects and activities. So pwede pong MOE, pwede rin pong payroll sa sweldo, pwede po sa supplier, pwede sa contractor. In this case, kasi po nakalagay sa joint circular na ang confidential fund should be in the form of cash advance. Yeah. So pag cash advance, cheque po talaga ang dapat na ilabas under the name of the authorized special disbursing officer. So yun po yung procedure na sinusunod namin based on the COA policy. Sinabit na po ba yung mga attachment ng 37.5 kung saan ginamit yun?
wala po kaming kapinon, Your Honor. Ang kung saan, kung sin, ang magre-report po kung saan siya ginamit would be the Special Disbursing Officer and the Head of Agency. At ito po ay sinasubmit sa COA chairman through the ICPAO. Yun po yung opisina. So, talagang makakasagot dito is Mr. Pajarda? Yes, Your Kasi Honor. Kasi siyang disbursement officer. Opo, tama ho ba? Tama po, Your Honor. Well, di ba, pag nagbabayad tayo sa gobyerno, meron tayong tinatawag na ADA, meron tayong tinatawag na LDAP, LDDAP, meaning to say, List of Due and Demandable Accounts Payable, or the Advice to Debt Account. Hindi po pwedeng i-apply yan na i-deposit mo na lang as ADA yung 37.5 million. Bakit checky pa ginagamit natin? Your Honor, that will not be compliant with the joint circular. Because the joint circular specifically provided under Section 6 of Joint Circular 2015-01, the grant of the confidential fund is only through cash advance. So hindi po po pwede ang ADA, hindi rin po po pwede yung list of due and demandable accounts payable, only through check po, Your Honor. So talagang cash po talaga yan kasi cash advance? Cash po talaga, Your Honor. So, Mr. Chairman, that's all. The summary of my interpretation, USEC Sevilla prepared a check, prepared the voucher, and signed the check by USEC Sevilla and USEC Mercado, and received by a certain the DSDO, Mr. Pajarda. And Mr. Pajarda is the one who encashed the check from Land Bank and kinuha niya yung pera. At Mr. Chairman, yung 37.5, ewan ko, ikaw, kung kaya mong buhatin yun. Yes, I would like to make a motion that we invite on the next hearing Mr. Edward Pajarda. Already issued a subpoena at testificandum. Yes.